These things are called face masks. We use face masks to protect our health from various air contamination that can affect or damage our health. Face mask is made of polypropylene, a thermoplastic polymer, therefore it is derived from plastic. It is commonly used by medical expert or in any personal in medical field, but in today it is common for all people. Its demand arose due to the global health crisis, which is the coronavirus, that affects the lives of almost of us. Almost every country can manufacture face masks, but there are two leading countries, which are the China and United States. According to the study, about 41% of face mask supply are from China and about 18% are from United States around the world. Meaning, malaki yung ginagampanan ng netong dalawang bansang ito sa pagsusupply ng face mask sa ating mundo. Gayunpaman, ang mga bansa ay merong government initiatives na nagbibigay trabaho o nag-ano sila na gumawa ng sariling face mask para mabawasan yung gastos. Pero kahit ganun pa man, kailangan pa rin natin mag-export mula sa dalawang bansa para matugunan yung pangangailangan natin sa face mask. Except from United States, why do you think face masks were made overseas? We know that face masks requires resources to be produced. Tulad ng mga hilaw na materials gaya ng petroleum oil, paper pulps at metal strips na gagamitin sa paglika ng face mask. Kung titignan natin mabuti, gaya ng China ay isa sa mga bansang merong tinatago o may reserve sila ng oil. Ayun pala, masabi natin na may kapasidad silang maglika ng face mask dahil nga sa reserve nila sa oil o sa meron silang resources sa paggawa nito. Nakasulungat naman sa ating bansa. Although masasabi natin na mayaman ang ating bansa sa likas na yaman, ngunit yung pamamalakad o yung sistema ng ating bansa ay hindi pa ganun kapulido. Gaya ng ang Pilipinas, kilala sa pag-export ng mga minerals, ng mga metal. Ngunit yung bansa natin, nag-i-import rin ng mga metal at minerals sa ibang bansa. So, hindi din natin na-utilize na maayos yung ating resources dahil na rin sa kapitalista. Sino nga ba ang kumikita na malaki sa mga produktong nililika sa ibang bansa na binibili natin dito sa ating bansa? So, para sa akin, parehas kumikita ang parehong bansa yung sa binibilan natin at sa ating bansa. Kung papansin natin yung ekonomiya, sa kanila ay umuunlad samantalang sa atin ay nananatiling ganito dahil na rin sa tayo ay bumibili lamang at sila yung lumilika. So, sa kanila mapupunta yung perang binabayad natin. Dahil natutugan na neto yung pangangailangan natin para maiwas tayo sa sakit ng sa murang halaga lamang. Kumbaga, sa kanila may income, sa atin naman ay wala. Who suffers or exploited? Yung China pa rin dahil sa kanilang resources naman yung inuubos nila. Pero if ever na maubos man lahat ng resources natin, lalo na yung oil reserve sa buong mundo, lahat tayong mga tao ay apektado dahil ang ating resources ay finite lang, meaning may hangganan lang. Why do you think our economy is set up this way? Unang-una, yung ating gobyerno o ang sistema ng gobyerno kung saan
mas inuuna pa natin yung mag-export galing sa ibang bansa kaysa gamitin yung sariling atin. At yung atin naman ay ini-import naman natin sa ibang bansa, imbis na nga na gamitin pa sa at sa atin. Halimbawa na nga nito yung metal production. Kilala yung Pilipinas sa Asia bilang pangunahing pinagkukuna ng mineral, so mga metal. Pero kahit na madami tayong likas yaman dito sa bansa, nag-aangkat pa rin tayo sa ibang bansa. Which is mali dahil hindi naman 'to nakakatulong sa atin, sa ating ekonomiya. Pangalawa, dahil na rin sa kakulangan natin sa edukasyon sa aspektong ekonomiya. Isipin natin na kagaya lang din tayo ng China na may resources na paggagamitan, ngunit hindi pa rin tayo makagawa ng kagaya sa kanila o di pa natin mapaunlad yung ating ekonomiya dahil nga rin sa kakulangan natin sa edukasyon sa usaping ekonomiya. Kulang sa edukasyon, kulang sa suporta ng gobyerno, lalo na sa mga maliliit na business. Kung hindi gagawa ng hakbang o action ang gobyerno o yung mga nakakataas, mananatiling ganito ang ating ekonomiya na hanggang tanggap na lang tayo ng mga produkto sa iba at mananatiling tagabili na lang tayo, ang ekonomiya natin ay mananatili na lamang na ganito. Ayun lamang po at maraming salamat.